Hello mga boss! Welcome uli sa ating channel. Mga importanteng kaalaman sa bakal ng poste ang i-discuss naman natin ngayon sa video nating ito. Napaka-importante po ng topic na ito, lalo na po sa mga mahihilig sa construction, mga engineering student, at saka sa mga nagbabalak magpagawa ng bahay, kahit paano magkaka-ideya po kayo. Kaya lang bago po tayo mag-umpisa, sana po wag niyo pong kalimutang pindutin yung like. Isama niyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin itong importanteng kaalaman sa mga bakal ng poste. Ang unang kaalaman sa bakal ng poste mga boss, no? Yung minimum number of longitudinal bar, 4 na piraso mga boss, no? Ito yung 4, yung pinakakonti, hindi pwedeng magtatlo yan, no? Ayon po, yung pong nakatayong bakal na yan, minimum po niyan o pinakakonting pwedeng magamit, 4 na piraso po, no? Dito sa pangalawa mga boss, no, minimum diameter of longitudinal bar o yung taba niya, no, na pwedeng magamit sa poste, 12 mm diameter yung taba, yung pinakamaliit, no? Sa pangatlo naman mga boss, minimum diameter of lateral ties o yung anilyo natin, no, etong nakatali dito sa may poste, yan po yung 10 mm diameter. Ito po 'yon, no, yung pinakamaliit na taba na pwede nating magamit, no. Tapos yung splicing must be staggered lapping. So ito po hindi dapat ganito, dapat po itong hiwa-hiwalay na ito, yung tinatawag na staggered lapping. Okay, punta po tayo sa ibang topic naman. Ang susunod na topic natin mga boss, no, dito sa panglima, lateral ties hook length. Ito pong haba po ng hook na 'yan, no. Yan po yung pag-uusapan natin. Yung formula po ng anilyo na yan, yung hook ng anilyo na yan, 3 dB or the diameter ng bar times 3 plus 75 mm, no? Ayan po yung haba ng hook. Kung gagamit po tayo ng 10 mm diameter, yung taba ng anilyo, no, times 3, 30 mm po. Kaya lang ipa-plus pa po natin yan sa 75 mm. Ang haba po ng hook, 105 mm, no? Dito sa pang-anim mga boss, no, yung lateral ties hook angle, no, yung angle po ng anilyo na yan, yung naka-hook po na yan is 135 degrees po yan, no. Dito sa pang-pito mga boss, no, ang pag-uusapan natin itong mahabang bakal na ito o yung tinatawag na longitudinal bar, no. Meron pong bend yan sa baba. Ito po yon pag nakatayo yung bakal ng poste. Ayun, no. Nakalagay po dun sa parilya ng pundasyon ng puting, no. Yung pong haba niyan 16 dB or 16 times diameter ng bar or 300 mm. Kung alin po yung mas mahaba sa dalawa, no? Yun ang pipiliin natin. Kung halimbawa po yung bakal natin, yung taba niya is 25 mm diameter yung gagamitin natin, times 16, 400 mm po 'yon. Kaya lang yung pong or na 300 mm, kung alin po yung mas mataas sa dalawa, yun yung pipiliin natin. Eh mas mataas po yung 400 mm. Ito po yung haba, no? Minimum lang po ito, no? Pwede pa pong humaba itong bend na ito. Hindi po pwedeng bumaba sa 400 mm. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Dito sa number 8 mga boss, no? Yung concrete cover minimum 40 mm, no? Itong bakal na ito, tapos ito po yung konkreto ng poste, ang cover po niyan minimum is 40 mm, no? Actually, pati sa biga, 40 mm din po, no, yung concrete cover ng bakal, no. Dito sa pangsiyam mga boss, no, yung lapping length, 50 times diameter ng bar, no. Ito yung lapping length ng bakal, no. Nag-o-overlap yung dalawang bakal. Tapos kung 25 mm yung taba ng bakal na gagamitin natin, ita times 50 lang po natin yan, is equal to 1,250 mm, no, or 1.25 meters. Yung haba po nito, no. Ngayon na pang 10 po yung jaggle length, 6D or 6 times diameter ng bar, no? Kung 25 mm diameter yung taba ng bakal natin, ta times 6 lang po natin yan, no? Ang haba po ng jaggle length na ito, no? 150 mm po yan, ito, no? Yun naman pong pang 11, jaggle slope, 1:6, no? Pag 1 po itong horizontal, yung pong straight na ito, vertical, 6 po yun, no? 1:6. Yan po yung sinasabing jaggle slope, pang 11 po yan. Okay, kung nagustuhan nyo po itong video natin sa bakal ng poste,
Sana po pakipindot lang po pala yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.